to. Ay, yan po, iniin na. Iniin niya niya yung tatay. May iniin po yan. Grabe, tatay. Mga aabuti na ata po tayo dito ng isang buwan paggagawa noon. Kahit present tao. Grabe, tatay. Ay, salay-salay ang bato. Ay, sapa ay. Tapa na bilang sapa. Kala ko pa naman ay katulad lang sa amin. Kung dyan sa taas na yan. Kulang na kulang. Kung dyan malalim na masyado dyan. Kung dyan ma... butas. Sa may saan po tayo? Taas na yan. Sa may itaas po? Hindi sana po mabato doon. Hindi, pero malalim. Sa may saan po? Hindi, mungkol na yung mga bahay na yun. Ah, dyan, malayo naman ang pati masyado yan tayo. Ayoko naman pati dyan ilang bahay dyan. Puro tabi-tabi lang ang bahay dyan. Hindi na yan sa aking pati. Ganda sa ang tatay yung sarili, katulad yan. Ngayon, problema tayo nito tatay, pambayad sa libor. Madagdagan ang libor niyan. Binta natin ang... Binta na natin ang tatay, pambayad. Ano tatay, ano? Ngayon din naman, mahal din ang gasolina niyan. Mahal na ang gasolina, mahal na ang krudo. Maglakad na natin. Maglakad na lang kami. Sabi tatay, oh, kalahating araw na, kalahati pa lang. Grabe ang bato ay, nalaki. Sana tatay. Mo, itong pagbalong ko ng puso negro, isang linggo yan. Isang linggo na talaga na yan nabutay. Pero wala naman ang bato sa ilalim niyan. Ay, pag nakailalim na tatay, wala na po. Sana buhangin na. Mga ilan lampos yan, tay? Tatlo yan. Tatlong lampos po. Bago po nagkatubig. Dalawang lampos po lang, may tubig na. May tubig na po, dalawang lampos. Ay, sigurado naman pala tatay na may tubig dyan. May tubig yan. At si ano nga, yan, karakapit bahay kong yan. May gripo din. May gripo din po yan dyan. Balon din yan, gano'n yan ang balon. Pwede talaga tatay, pero malay mo tayo, swerte tayo, may magbigay naman po ng panglibor natin. Tsaka pang pagkain natin dito, pang pakain sa mga gawa. May maawa naman. At abunado na po si Janjan Official, materialis pa lang. Pagkain pa. Ay, hirap ng buhay. Masakit sa ulo tatay isipin pag walang pira pambayad ng tatay. Pero tatay, yung mga ganyang bagay. Mag-iisip. Yung nga tatay, iniisip ko ngayon tayo, saan ka makuha ang panlibor nito? Mamaya yan, mamumuti na ang ulo mo. Ay, huwag naman sana tatay. Kaya pala tatay, inumuti yung tatay ang ulo mo tay? Kaisip ko kung kailan na kumakasimso. Kailan po. Ay, kasisado na baga tatay ko. Huwag mo na pagpara isipin yung mga ganong bagay tatay. Hindi mo sa edad mo tatay, hindi mo na kailangan yumaman. Dahil ang kayamanan ay hindi na natin madadala yan. Kahit hindi na ako magyaman, basta't yung ano lang, sakto regular, lang tatay. Regular lang ba? Pag sa pag-aaraw, pag isang araw, may pangkain. Tama na, huwag lang madadalayan. Ganun lang tatay. Ganun din tatay ang gusto ko. Pero kung maasinso, lalong maganda. Makakabigay ako sa iba. Makakapantulong pa tatay, ano po. Ganun din ako tatay, gusto ko lang tatay, ano lang. Sa katamtaman lang, di naghihirap, di nagyayaman. Hindi ka lang kapusin. At, yung pag may gusto ka, mabibili mo. Ano tatay po, ano? Makakatulong pa sa iba. So, ganyan lang talaga tatay ang buhay. Weather lang. Minsan, viral tayo. Minsan, hindi. Kaya malas lang tayo. At talaga nga, kumalas na yung mahigit. Bakit naman tatay malas? Kaya kalahin mo mo pa kung mag-isang gulay. Hindi na ako lumaki sa sarili kong magulang. Pinang habili na ako sa ibang tao. Ay, di dalawang beses ka na pala tatay. Inabando na tatay. Nung maliit pa ako, nagkahiwala yung magulang ko. At nagkuha ng kalibin yung tatay ko. Ipinisan doon sa bahay namin. Ngayon, nag-away sila mag-asawa. Ay, lumayas yung ina ko, yung siring ng, ano, ng taray, Rizal. Nag-ibagang labandira ni, ano, ni... Po? Uling po. Sige po, mamaya po. Isa lang po.
Nag-order kang uling tay? Oo, sabi ko. Ayaw, nasabi ko. Nabigyan ko si Pangkas. O, ano nangyari, tatay? Pang MMK pala talaga, tatay, ang buhay mo? Ngayon, ang nangyari noon, hindi pa ako nag-aaral noon ng bata pa ako. Ako, nag-aalaga ng dalawa kong kapatid na babae, ay maliit, padidiin yung isa pa, lumpo. Yung ate ko naman, panganay namin, siyang nakikipag-arawan. Nagamas, kung ano na lang ang trabaho. Ipag-arawan siya para may makain lang kami. Yan ang buhay namin noon. Ako, yung dalawa kong kapatid, ako nag-aalaga doon. Nadatngan ako ni Ate Liway. Kuan, ako na o gabi na kaya. Ganun ang nangyayari sa amin. Yung ano namin, bahay-bahay namin, ang bubong ay yung dahon. Dahon ng abaka. Kaya yung dingding namin, yan, palapa. Palapa po ninyo, sinalasala. Hindi. Kalay-kalay lang. Kalay-kalay, para lang pong kinasal, parang ano lang, hanggang gramada. Oo. Hindi ngayon. Siguro na ano kami doon, siguro na 10 buwang kami doon. Sila tama. Mga tatay, ang bahay po nila dati daw ay yung ano, balat ng puno ang dingding. Mga balat ng puno na malalaki. Oo, oh, yung ano, yung balat, yung maganda yun. Maganda yung ang kagaya ng balat ng bagtikan, makakapal yun. Yung maganda, para din tabla. Ay kami naman, yung bahay namin dyan, hindi pa ito bayan, hindi pa ito barangay. Ang barangay doon noon ay yung purog. Bundok pa ito, tatay, marami pang malalaking puno. Sityo lang ito noon. Ngayon, yung pinsang buo namin dyan, siyang may alila ng nyuga ni Abanyo. Ngayon, sa malapit kami sa kanya, ay nagsabi si Ate Liway kung pwedeng makatanim. Pinayagan naman kami nung ni Tatasaryo na Rada. Sige niya, para matanim. Sige na niya, magtanim na niya kayo dyan. Hindi, nakatabas kami. Tulong ako. Eh, nasa ano lang kami, yung butukan namin, nasa gitna ng tinabasa namin. Hindi, yun. Lahok din tinabasa namin, tatlong tupong. Nagkataon nga, nasiga na namin yung tinabas namin. Ganda nung pagkasiga. Nakita nung matanda ni Tata Saryo, ay hasikan mo niya liway-way ng kwan, palay. At nagtanim ho kayo? Wala naman, sabi ni Ate Liway, wala naman kami tatang bini. Ay mayroon niya ako dyan, malagkit. Ay pwede na po niya yun kung maganda ang buo dito ng palay. Magtakim ng isang utsapa. Pitong sako. Hindi malakas tatay ang bunga. Oo, pitong sako na ani namin. Mataba po ang lupa. Ngayon, kinuha kami. Kinuha kami doon sa putukan namin. Ay, mas maigit pa yung bahay kong yan. Ano sa atin itira niya noon? Ay, yung dahon ng sa ng kuhan, abaka ang bubong. Di, pagkuha sa amin, nung magulang kong lalaki, ihabilin kami doon sa kapatid niya, kay mama. Anya man ay dito na muna itong mga bata at nakuha niya ay maghahanap buhay. Di, tinanggap naman si yung alok ni tay. Doon, iniwan kami. Ay kumot yun namang pinapanumanak ni mama ay maraming kabinataan eh. Ay si Manay Liyo ay dalagang tao. Nakaisip naman itong isa namin pinsan na ay mantakin mo anya, ilan anya ang mga lalaki dyan. Karamihan pati anya lalaki. Ay di, kumakuha niya sa iyo. Umalis kayo dyan at baka kung umalis, grasya ka pa. Yun, nag-alis kami. Nagpunta kami dito. Bye-bye naman kami dyan sa may simbahan. Nandiyan na po sa may labasan. Ngayon, ang nangyari naman, di nakabahay na kami dyan. Ang nangyari naman, ay di wala na kami tinanim. At iniwanan namin yung pananim namin doon.
Daan na naman kami nung asawa ni Mama, Tata Luling. Doon na niya sa ano, may lupa niya ako dyan sa panabi ng ilog. Kung gusto mo niya, magkaingin kayo roon. Abilabulan niya yun. Yan, nagkaingin kami dyan. Binata ka pa nun, tatay? Hindi, bata pa. Ah, bata pa po talaga. Hindi pa pinaaral. Nagkaingin kami dyan. Tulong kami magkapatid. Ang ginagawa namin, mabukuan ako ng dahon, lalagay namin yung dalawa kong bunso. Doon sa limbawa, may bubong-bubong na kami, lalagyan namin ng, yung hindi lang sila makagat ng antik, lalagay namin doon. Sige, ang tabas namin magkapatid. Yun, agasik naman kaming mais. Tama naman kami sa mais. Maganda din po ang bunga. Oo. Di, yun. Na ano naman, nakita naman may nagsumbong naman kay tatay noon na anya yung magkakapatid baga doon, Antonio, ay ganda niya ng pananim. Mga ano-ano naman anya ng pananim ng mga batang yun, ay may ano niya, may San Fernando, may mais, kung ano-ano niya. Kinuha po. Kunin na naman kami. Eh, ba't kayo kinukuha, tatay, kung kailan maganda na, may pang may makakain na kayo? Kinuha na naman kami. Ngayon, ay di ayaw na si Ate Liway magsama. At nadadala na nga. Kinukuha kayo, tatay, tapos pinababayaan naman kayo. Hindi ngayon. At matapang yung madarasta namin na yung kinuha ni tatay na kapisan. Ay, si nanay Manon, ay wala. Tagal sa, ano, sa bitter living, sa... Manila. Kay Kapitan Tito noon. Nagugutom ako sa amoy ng niluluto ni Kuanaldo. Bango. Kagutom ba kayang Kuanaldo? Ano lang yan, sa amoy lang. Yung, amoy... yung panahon na yun, hindi na ako nakakuha, hindi na ako nakapag-aral ako eh. Siguro mag-ano na ako, magsatampung taon ako. Dati noon, pag City Anews ka na, pwede ka na mag-aral. Ay, nakapag-aral ako yung mga 10 taon na. Eh, delayed ka na pala, tatay. Pero, kahit hindi pa ako na-aral noon, maalam na akong magsulat, magbasa. Takos ako ng kartilya. Kinder po. Kung sa ngayon, kinder. Kinder po. Ay, noon, ang kartilya sinasabi, yung katon ba? Tapos, may ano ka, may puntiro kang gihoy. Tuturuan ka, tinuturuan akong lola ko noon. Ganito nga, ganito ang gagawin mo, ha? Pagbibilang yung tatay? Oo. Diyan yun, natuto na akong magsulat, natuto na akong magbasa. Sabi nung lola ko, buuin mo ang bawat kon, ha? Bawat alphabet. Ay, tinuturuan ako, gaya ng B. No. Bata, mula, kung ano. Bata, tinuturuan ako. Kaya natuto na ako. Kaya nagpasok man lang ako ng kwan. Maalam ka na, hindi ka na napagulihan, tatay. Maalam kwan, magbasa. Di ngayon, kung magalit sabi noong panahon na yun, ay, ano, nagpapasok na ako ng school. Ang naging principal ko pa dito ay si, ano, si Mr. Mercado noon. Ay, kinuha ako ni Mr. Mercado. Ginawa ka pong eskular. Pinag-aaral ka po. Hindi. Dinala ako sa bahay nila. Ay, hindi ako tumagal. At, masay mo ba? Buhay ko yung mga bata ni Mr. Mercado mo. Yung mga anak po. Parang kapatid ako. Turing sa akin. Ay, hindi ako tumagal. At nung lulungkot ako doon sa dalawa kong asa. Ah, naiisip mo po yung kapatid mo? Oo. Napanin na daw ka ako yung pinto ko. Yun, umuwi na ako dito. Tapos, may lupa na lang kami doon sa bundok. Ang sinabi na ngayon mo na iliyoy, lipat niya tapos tayo doon sa pa, sa parego natin ang lupa. Lipat naman kami doon sa bundok. Bahay-bahay naman kami doon. Nagasik na naman kami palay. Ganda ng palay namin noon. Ang gaya. Yun. At tapos noon,
nalaman naman ni tatay, umisa na sa amin. Mm-hmm. Yung tatay ko, hindi maalam sumugal. Natutong magsugal, gawa nung kasaruan. Tinuruan, magsugal. Yun. Eh, naroon na kami sa bahay na kuwan, malaki. Eh, di na iniiwang kami doon, magkakapatid. O, di. Tumusuro din kami. At sila, nandito sa sentro, sugal. Hasta sa nagmalay kami na ibinta yung lupa at nangungutang ng pampusta sa sugal, ang iginagarantiya yung papilis ng lupa. Yung lupa, may ilit na yung lupa, ibininta kay Apuya yung lupa namin. Yung Apuya dyan sa palengke sila. Kay ano, kay Hill na Apuya. Ngayon, di na nabili na ni Apuya, 700 lang. Ay, dalawang limang hektarya, 700 lang. Grabe. Noong panahon. Ay, ngayon tatay, milyon na. Oo. Ang sabi ko, tay, bakit yan pinabinta mo na yan? Wala na kaming mapapag, anuhan, mapapag-taliman. Ay, mayroon na niya ako sa inyong pamana. Sabi ko, alin man pamana mo sa amin. At yung lupa nila Juanitong natitiran ngayon, sa amin yun eh. Tumusuro din kami. At sila, nandito sa sentro, Portugal. Hasta sa nagmalay kami na ibinta yung lupa at nangungutang ng pampusta sa sugal, ang iginagarantiya yung papilis ng lupa. Yung lupa, may ilit na yung lupa, ibininta kay Apuya yung lupa namin. Yung Apuya dyan sa palengke sila. Kay ano, kay Hill na Apuya. Ngayon, di na nabili na ni Apuya, 700 lang. Ay, dalawang limang hektarya, 700 lang. Grabe. Noong panahon. Ay, ngayon tatay, milyon na. Oo. Ang sabi ko, tay, bakit yan pinabinta mo na yan? Wala na kaming mapapag, anuhan, mapapag taliman. Ay, mayroon na niya ako sa inyong pamana. Sabi ko, alin man pamana mo sa amin. At yung lupa nila Juanitong natitiran ngayon, sa amin yun eh. Kaya yan ang naunang ibinta. At tapos, ibinta pa yung doon sa tinitirahan namin. Sa inyo pala po dati yun, yung lupa nila kaya. Yung Juanitong yan, tinitirahan. Sa amin yan. Bininta lang mo. May danaw kami sa Nicolas. Madami pala po sana kayong lupa yun. May danaw kami sa Libmanan, sa mag-asawang niyog. Lahat yan na ibinta. Yung lupa namin dyan, yung luti namin dyan na ibinta. Ubus, walang natira. Gwapo sa sugal. Sugal. Ganun ang nangyari. Buti nga sa mga anak at walang nagtupo kay tatay na magsusugal. Ay, yung dalawang kapatid mo pong bunso, nasana? Namatay na. Ah, namatay din ho. Ay, namatay yun. Kalong-kalong ko at nagsusugal sila. Bata pa po nang namatay. Bata pa? Wala. Sabi ko kay Ate Leo, ay ate, patay na si Nini, oh. Sigaw na si Ate Leo, ay. Takbuhin mo na niya sila, tatay. Sabihan mo niya, patay na si Nini. Takbo ako kahit gabi na. Wala akong ilaw. Bakit po nagkasakit po, tatay? May sakit na ano yun. Nagapit lupog ngayon. Polio po, lumpong. Namatay na, sabi ko, tay, namatay na si Nini. Pinabayaan na niya ninyo eh. Nantakin mo yan, sabi niya sa amin. Kayo pa po ang nagpabaya. Oo. Pero sa amin na yung responsibilidad doon. Pudir na namatay. Pero sinabihan pa kami pinabayaan mi. Ganun. Adi, wala kami magawa. Takot kami sa magulang. Sige kami. Abahayan niya tayong malaki-laki. Eh, bahay naman malaki. Sa lupa namin na yun. Ang putang ina, pati yung bahay, pati yung ilaw na yung kulman ba, si Trumac, naibinta sa sugal.
Yun, doon na kami naghirap na masyado. Sabi ko talagang wala na. Di, manakit na ako doon sa magulang ko. Walang natira sa atin. May buti pa yung mga kapatid, yung kapatid kong isa, yung namatay kong kapatid, yung sinundan ko. Napumanahan siya. Ay ako wala. Anip sabi ko, di, inanakit akong maigi doon kay tatay. Kahit ka po, datiting man la ang mga pagbahayan, wala natira. Kaya buhat noon, nang mag-asawa na nga niya ako, ay hindi ko pala, nung ano, nung magsabi akong tay, maano ako, mahanap akong trabaho. Nung naman na niya hanapin mong trabaho, wala ka naman inaralan. Yun ang sabi sa akin. Sabi ko, sama ako sa kumpanya, Dabaw. Ano, doon ka po naka, Kay ano, kay Engineer Sabala, Pasod. Ay, kung siya, engineer siya doon sa kumpanya. Baho na kayo! Doon ka na po pala naka-experience mula magtrabaho. Doon na ako naka-anol, natuto akong mag-ayas. Pag-uwi ko dito, dumating na ito ay pista. Kaya ako binata na ako. Nakadala na ako sa Dabo. Pag-uwi mo dito, tatay, tsaka ka na po naka-asawa. Ngayon, ang sabi naman ng tatay, paraan niya huwag ka na magparalulaya, mag-asawa ka na. Sabi ko, wala pa naman akong kausap. Wala naman akong kilala dyan. Baka manililigawan. Oo. Kuha niya bahala. Tagal-tagal na kuha. Panahon, marunong ako sa bundok naman, nakakainin ako. Pinunta na ako sa bundok. Mabakaan niya at may lalakarin tayo. Papahayag na pala. Mga saan daw ka ito, tatay? Nasaan tayo? Meron ang tatang tayong lakad. Pagbasa, tatu-tatu. Sama ako. Yun, presenter na ako. Doon sa Clarendil. Sa Basod. Sa Mississippi yan sa ano. Yun, Clarendil yan noon. Doon ka na pala tatay nakaasawa. Pinag-presenta ako. Ay wala pa yung kwan, wala pa yung magulang ng babae. Ang nanindigan na magulang, yung doktor na ano, nagpalaki sa kanya, si Dr. Aquino. Yun ang nagtayong magulang niya. Ay, di, nagpresentar kami ngayon, pagka Lunes. Kasal na. Ang kumasal sa amin, si Jan Sarcoma. Ganun pala po talaga nun. Ano? Ang ninong namin, si Jan Sarcoma. Ang ninang namin, yung asawa ni Dr. Aquino. Yun. Wala nang kasal-kasal. Yeah. Ay, wala nang ligaw-ligaw. Kasal na agad. Kunain, muntakin mo yan na isang taon, hindi ako nagsisipin. Ay, ayaw ko sabi ko. Di mo man yan, kilala. Di ko yung kilala, di ko yung kausap. Mamaya sabi ko niyan, tagain ako niyan. May bahay ako dito. Abakanhan dyan namin noon. Bahay ako dyan. Naroon yung bahay kong isa sa bundok. Doon ka natulog. Panamin ko. Nalabas lang ako kumilan. Linggong tanghali. Nalabas ako. Kung hindi pa ako ginalitan ng luluhin ko, na bakit anyang may asawa ito at hindi nag kasama ang, hindi mo kasama ang asawa mo. Sabi ko eh, hindi ko naman yan. Tay, makain na muna tayo, tay. Mamaya muna ituloy ang kwento. Puso na. Ito, gutom na ang ating ano. Sige, sandok na lang kayo. Ito, nabinyaga na ang rice cooker ni Mama Larry Nagari. O ako na nagbinyag, tatay. Ngayon, pabitin muna po tayo sa kwentong buhay ni tatay. At nag-uulan na din po. Dami ang pinagdaan, malakpan ang pinagdaan. Ito, tayo dito sa ano. Po, grabe talaga po ang bato pa din. Ay naman, lalim pa o. Daw. Ay, puro bato pa din po o. Bato talaga. Matatagalan po tayo dito mga kabunso. Sana may magbigay sa atin ng panglibor nito, pandagdag. Kain muna po tayo mga kalingap, mga kabunso. Ito. At uulan na din po, yun lang kalaban pa po namin dito.
So magpapatagal pa dito po bukod sa mga bato. So ako ay hayaan mo yung wala.